Pinakawala na ng Senado si Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ng pageant candidate na si Catherine Camilon na labis na ikinadismaya ng pamilyang Camilon. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatanda ang ipinasite in contempt ng komite sa Senado ang pulis na pangunahing sospek sa pagkawala ng pageant contestant na si Catherine Camilon. Sa kanyang unang pagsalang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi kinagat ng mga senador ang pag-iit ng Police Major Alan De Castro na hindi sila magkarelasyon ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Si De Castro ang pangunahing sospek sa pagkawala ni Camilon na noong Oktubre pa huling nakita. Nauna nang sinampahan ang reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at tatlong iba pa. Patuloy ang pagtanggi ni De Castro sa kabila ng pagsabi ng NBI at PNP-CIDG na meron silang mga testigo at mga larawan para patunayang magkarelasyon sila De Castro at Catherine Camilon. Matapos makontemp, agad na pinadetain si De Castro sa investigasyon ng pulisya. Si De Castro umano ang huling kasama ni Catherine Camilon bago ito napaulat na nawawala. 5 buwan nang nawawala si Catherine, ngunit wala pa rin malinaw ang kanyang sinapit. Samantala, ikinagulat naman ang pamilyang Camilon matapos pinakawala ng Senado si Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ng dalaga ayon kay Senator Bato de la Rosa. Humanitarian reason kung bakit pinakawalan si De Castro, lalo't may iisang buwang break ang sesyon. At kung kailangan naman daw si De Castro sa susunod na pagdinig, ay pwede naman daw itong ipatawag. San Bato, magandang umaga po sa inyo, si Johnson and Mary Joyce ulit sa Pinting ng Bayan. Kumusta ho kayo, Senator? Hi, sir. Good morning. Senator Joyce, okay lang po ako. Okay lang. Hi, sir. Kamusta po kayo? Yes. Okay lang, Joyce. Okay lang. Iraraos natin to. Walang mag-walkout, ha? Huwag kami walkout ang sir, ha? Walang magbababa ng telepono, ha? O, ano ba nangyari kahapon, Senator Bato? Ba't humikinailangan mag-walkout? Oo, ano ba nangyari? Well, siguro no, mas maganda kung si Senator Tolpuno tanungin niyo anong rason niya sa bakit siya nag-walk out. Mahirap man din ko ako magsabi para sa kanya. Basta yun lang nangyari. Factual lang tayo. Nag-walk out siya sa hearing namin. Sige, dun ho muna tayo. Dun sa naging pagdinig po ninyo, dun sa mga resource person na pawang mga pulis, ang inyong resource person, anong napigahon ninyo sa kanila kahapon? Kahapon, yun, medyo na nawalan tayo ng gana dahil nga nag-walk out ang ating kasamahan, no? Mm-hmm. Medyo nawala yung ating momentum. But anyway, sinuspend pa naman natin yung hearing, no? Sinuspend natin at magkakaroon pa tayo ng another hearing para dyan. Mm-hmm. Basta ako lang, I was just trying to be fair. May allegation man na binibaby ko daw yung mga polis, records will show that sa buong history ng Philippine Senate, baka wala pa makatalo sa record ko kung itong first, o unang call ko pala ito, this is my first first na term ko sa Senado, pero ako na pinakamarami siguro polis na sinight ng kuntim at pinakulong sa Senado. Lalong-lalo ni mga polis na mga abusado, mga sinungaling. Ako na siguro pinakamaraming kinulong na polis. So, I was just trying to be fair. I was trying to hear everyone's side. That's the purpose of the hearing, no? Pakinggan natin silang lahat. Apos. So, yun lang ang ginawa ko. Kung ano mang nagiging impresyon niya at bakit siya nag-walkout, then na mabuti siya na lang tanongin natin. Apo. Sir, just to clarify, kasi di ba ho ba yung inyo pong pagdinig kahapon ay dapat po patungkol sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon? Pero yung walkout session na nangyari, at least yung portion ko saan po umalis po si Senator Tulfo, ay patungkol sa ibang issue. Tungkol saan po ba yun? Actually, tatlong kaso yun ang hinir namin kahapon. Tatlong insidente. Apo. Separate incidents yun. Isa lang doon yung Camilon case. Mm. At yung okay. Nag-walk out siya yung, I think it's Bulacan Police. Yung isang kaso.
So sa Bulacan Police. Yung issue ng custody, yung pag-aresto ng walang warrant of arrest, di umano. Kung may warrant of arrest or wala. Yun, yung issue na yun. Okay. Ano po ba yung lumabas based po dun sa mga sagot ng mga police at sa inyo pong pagtatanong, Senator? Lumabas na may warrant silang dala. In fact, yung team kasi nila, divided yun, mayroong surveillance team para ma-confirm kung nandyan yung subject na kailang warrant of arrest. Naka-civilian yun. Pero meron silang backup na police na nung kanilang uniforme. At yung kanilang warrant officer, dala-dala ang warrant nandun. Sa, sabi niya, nasa bulsa niya yung warrant. Para kung tawagin sila na i-pick na yung warrant, ay nandyan lang siya, ready lang siya. Kasama siya doon sa team. So, may warrant silang dala. Nagkamali lang ang pagsagot yung provincial director dahil nga, ang sagot ng provincial director, walang warrant. Mm-hmm. Of course, walang warrant talaga yung nagsusurveillance, yung mga nakasibilyan. Pero meron silang kasama na warrant officer na siya nagdadala ng warrant, magsiserve ng warrant. Opo. E paano ho napunta doon sa alegasyon na di umano'y binibaby daw doon sa committee hearing yung mga polis na sumasagot po? Well, siguro mas mabuti pa siguro siya nalang tanungin natin kung saan punto siya na, niya naramdaman na binibaby ko yung mga polis. Opo. So definitely, siya lang sagot. Definitely Senator Bato, hindi po ninyo nagustuhan as the chairman of the committee. At syempre, dati ho kayong hepe ng PNP eh. Well, that's my ano, yun lang nadala rin ako sa emosyon ko, masyado siyang emosyonal. Pag alis niya, yun lang nasabi ko na I feel insulted. Opo. That was a very insulting action na being the chairman of the committee na pukautan ka ng yung kasamahan. Pero in fairness kasi si Turtulpo. Opo. Pag walk out niya, nagpaalam din siya. Ayun. Mr. Chairman, mag-walk out ako. So at least nagpaalam pa rin siya, kita mag-walk out siya. Nagpaalam siya sa chairman. Opo. So kahit pa paano ba, okay pa rin naman kahit pawang mga ikangay, professional na naman ho sa inyong mga trabaho. Well, alam natin yung pag magkanda ka ng hearing, emotions are high. Opo. Minsan madadala ka sa emosyon mo. So okay lang po kami, wala kaming problema. In fact, kahapon, after the hearing, pinuntahan ko siya sa lounge at nag-reach out ako sa kanya. At sinabi ako siya na sorry kung hindi mo nagustuhan yung pagdadala ko sa hearing ng aking committee. Pasensya ka na. Sana huwag ka magtampo agad. At kung meron kang hindi nagustuhan, you should have called out for a suspension, 1 minute suspension. At kausapin mo ako para makapag-adjust ako according to your ano yung gusto mo mangyari. So, nagsorry ako sa kanya. Kayo pa nagsorry, ha? Johnson, wala namang mawala sa atin itong magpakumbaba tayo, di ba? Oh, yan naman ho tugon sa inyo. Wala mawala anong sa atin kahit naman? Na gaano ka kasiga na tao kung marunong kang magpakumbaba. Hindi naman, that would not make you a lesser person. Blessed are the meek, for they shall inherit the heavens. Opo. Oh, sir, ano naman sabi sa inyo ni Senator Tulfo? Wala lang. Ang sabi lang niya is nag-walkout siya dahil parang niloloko lang daw yung mga witnesses niya na dinala. So, niloloko. Parang ganun, niloloko. So, I did not take it as an offense from him dahil nga ayaw that the worst that I can do is to pick a fight with my colleagues, no, dahil oo naman 24 lang kami na senador diyan. Araw-araw kami nakikita. Ang sama naman kung 24 lang kami, hindi pa kami magkatinginan na eye to eye dahil masama ang loob namin sa isa't isa. Opo. Kaya nag-reach out kagad ako sa kanya after the hearing at nagsorry ako sa kanya. Ayun. Kung hindi niya nagustuhan yung pagpapatakbo ko sa hearing. Opo. May susunod pa ho bang pagdinig dahil mukhang medyo bitin ang kahapon ninyo, Senator Bato? Meron pa. In fact, yung police major na suspect sa yung beauty queen na si Camilon, yung Camilon case na disappearance, hanggang hindi pa nakita. Sinet ko kahapon in contempt at kinulong ko sa Senado. So we expect na meron pang succeeding hearing dahil nga
nakakulong siya ngayon doon sa Senado. Oh, bakit nga po ninyo ipinakontent? Hindi ho kayo kontento sa mga naging sagot ho niya? Hindi kontento at very blatant yung kanyang paglalay before the committee. Mm-hmm. Unang-una, tinanong ko siya kung girlfriend mo ba yung nawawalang babae? Mm-hmm. Yung nawawalang beauty queen? Sabi niya, hindi po, Your Honor. Hindi ko girlfriend yun. Tapos tinanong yung kabila, yung father, yung mother, yung sister, ay talagang sinasabi na girlfriend niya. Tapos yung mga barkada ng ng nawawalang beauty queen, nag-execute ng apinapit na girlfriend talaga niya yon at may nakalap na mga pictures, nag-provide yung mga kaibigan ng pictures doon sa mga investigators na mga intimate moments nila, intimate pictures. So therefore, tinanong ko rin yung investigator ng NBI, ang kanyang conclusion talaga is girlfriend. At tinanong ko rin yung investigator ng PNP sa IDG, ang kanyang conclusion is talagang girlfriend niya, sir, yung nawawala. So napakabigat na lahat ng yung issue ay yung punto na nagko-confirm na girlfriend niya yung nawawalang beauty queen ay napakaraming testimonial evidence. Mm-mm. Evidence at saka yung mayroon pang physical evidence, yung mga pictures, lahat-lahat na. At saka yung conclusion mismo ng investigator, mga seasoned investigator yan, hindi yan ang very slim ang chance na magkakamali sa kanilang conclusion. Tapos okay. wala naman siyang controverting evidence na present. Kasi sabi ko, you show cause why I cannot cite you in contempt. Ang sabi lang niya is, hindi ko talaga girlfriend yun, sir. Yun lang, kanyang personal statement lang niya, testimony lang niya. At wala siyang may presenta na ibang corroborating statements or corroborating evidence. So sabi ko, I am not satisfied. This chair is not satisfied with your answers. Therefore, you're lying. Mm-hmm. You are lying before this committee. So I would rule for the citing in contempt against the deceased person. Oh. Moved by Senator Robinson Padilla. Opo. Mm-hmm. Senator Bato, ano ho bang significance kung ma-establish man po ninyo sa pagdinig ng Senado kung may relasyon talagang yung dalawa or wala? Ang maganda doon, makita natin na nagpakatotoo siya sa kanyang sinasabi. Kasi the useless yung gaganapin natin ng inquiry in aid of legislation kung puro pagsisinungaling yung ating inimbestigahan. So marami tayong ma-unearth kung ma-establish na natin na girlfriend niya yun, then malaking bagay na yun to begin with sa investigation. Pero first question pa lang, nagsisinungaling na siya. So useless yung magiging takbo ng investigation kung gano'n ang ating resource person. Mm-hmm. Very evasive, very lying siya. Mm-hmm. At nasa custody yan na po ninyo, di ba? Sa Senado po si De Castro, ano yung dapat mangyari para ma-lift yung contempt order sa kanya, Senator? Well, next hearing, if the committee will be satisfied with his answers, magiging cooperative na siya at hindi na siya magsisinungaling. Amin lang naman yung pagsinungaling because hindi naman tayo pulisya tapos magsisinungaling siya sa committee. That's very unbecoming of him. At saka, huwag niya kami lukuhin. Ako, retired police ako. Hindi niya ako pwede lukuhin. Alam ko yung mga pangyayari na yan. Kaya, kung mag-sabi na siya ng totoo, din na we might lift his contempt order. Opo. Senator, may mga nagtatanong. Lagi ho kapag every issue ho na pumuputok sa balita, iniimbestigahan po ng Senado at ang lagi natin sinasabi, in aid of legislation. Ito pong kaso ni Catherine Camilon ay may ongoing court case na po. So sa side po ng Senate, ano yung aid of legislation na nakikita natin out of our congressional hearings ngayon? Number one, yung internal disciplinary mechanism ng PNP. Mm-hmm. Sinisisi nila ngayon ang PNP. Bakit daw dinismiss ka agad si Camilo, si De Jesus? Pag dismiss lang, yun nga, ang police is nag-iingat na rin, no? Pinatakbo na yung administrative case ng suspect ni De Jesus. De Castro. De Castro. So, dismiss siya. Nung siya na-dismiss, wala ng jurisdiction ng PNP over him. So, in the absence of a warrant of arrest, liable yung police for arbitrary detention kung papatuloy niya yung pagkulong kay Juan, kay De Castro. So, nirelease niya. So, yan ngayon ang mga gaps na hanapan natin ng paraan through
legislation na kung paano natin ma-address yung ganyan. Well, hindi na mahinto. May, kaya hanapan natin ang paraan paano madisiplina itong mga police through legislation na mag-empower ng liderato ng kapulisan na madisiplina yung kanilang hanay. At yan nga, right away, yung ginagawa ko ngayon na na batas, yung PNP reorganization bill. Opo. Na pumasa na sa both houses at i-enroll na sa Malacañang for signature ng presidente. Yun nga, nilaban ko. Dahil after that hearing, at sa previous hearings pa, yung nangyari sa Digamo case, yung nangyari sa doon sa Negros Oriental, yung nangyari sa Misamis Occidental, yung mayor na kinulong ng congressman, lahat-lahat yung nakikita natin yung role ng police. Kung paano natin malilimit sana yung involvement ng police sa paggamit ng mga politiko na magamit yung police sa kanilang kanilang mga personal intentions, yung mga politiko na yan. So minabuti ko na pinail ko doon sa organization bill na saan, na yung chief PNP, lahat ng commanders down the line, regional directors, provincial directors, may chief of police, ay magkakaroon ng power na i-detain yung kanilang mga police pag ito'y akusado ng mabigat na kaso. Hindi, kahit na wala pang warrant of arrest. Kagaya ba sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, kung saan yung kanilang mga kasundaluhan, kapag ito'y reported na may ginawang abuso, ginawang kasalanan, kahit na walang warrant of arrest, pwede nilang ikulong yung kanilang sundalo. Kasi sa kaso ng polis, reklamo palagi ng mga complainant, sir, nag-file na kami ng kaso, wala pang warrant of arrest, libreng nakakalaya itong polis, at hinaharas kami na i-withdraw yung kaso. O yung mga witnesses namin, sir, ay binabayaran ng polis para umatras. So, dyan natin, nakita natin ang problema. So, minabuti ko doon sa ginawa ko ng bill na bibigyan ng power yung mga commanders ng police na ikulong talaga yung mga police. Pero yun nga, pagdating doon sa bicameral conference committee, ayun na, naglabasan na yung opposition ng mga kasamahan natin.